mas maganda nga raw yung may spot-spot na eh. Ito hinog na to rin. Kaya lang yung medyo matamis na. Kahit wala kang kain, ito yung kainin mo. 2 pieces in a day, walang problema. Pahinga lang ang konti, tapos tuloy ko na itong pagbabox ko. Sikargo lang. Mabilis din naman. 1 buwan lang. Kaya yung flight ko, kung 1 buwan, baka abutan ko pa ito sa akin. Mahaba na yung tuman sa sikargo. Bilis naman sa akin. Dahil na ngayon, mga hindi na uwi, babox ko lang. Dahil nasa sitwasyon ng mahal ng ticket, guys. Kung balak nyo magbakasyon lang, muna kayo magbakasyon, next year na lang. Kasi baka hindi nyo rin masira yung loob nyo, hindi rin kayo makapagbakasyon, or mag-aabono kayo kung may pera kayo, nasa sa inyo yun, kung uwi-uwi na rin kayo. 10,000 real, 120,000-130,000, one way lang ha. Tapos kung bakasyon ka lang, gagastos ka ng ganun ka mahal, wag na guys, mawak sa inyo. Lalo na kung sahod natin, average lang, minimum ng 30 pataas, or pababa. Pero kung 50 pataas yung sahod mo, bakasyon ka, baka kaya mo. Manghihinayang ka sa mahal ng ticket, guys. Tapos pag uwi mo sa atin, alam nilang galing ka ng abroad. Magastos. Mga birthday, kasal, gagawin ka nino sa binyag. Eh ako, exit naman ako, guys. Kahit maghintay lang ako. 1 buwan. Malayos ko pa yung gamit ko at makakapag-relax pa ako bago yung time. Yun lang, ingat. Kasi kahit na-vaccine ka na, kahit 2 na yung vaccine ko, madami pa rin nagkaka-COVID. Huwag naman sana. Kaya ingat ka sa paglabas. Mas maganda, stay ka lang lagi sa villa, lalo na kung pauwi ka na. Labas ka lang kung kailangan. Iwas ka sa matatao. Dito nga sa Saudi. Lahat na na-vaccine niya. Pero siyempre, konti na lang yung chance pag ano. Pero kahit na, lalo na kung pauwi tayo, OFW ka, ang hirap guys. Imbis na uwi ka na lang, may isip ka nga ba? Kaya lagi ingat. Kahit nagtatrabaho ka dito, ba't maaari, trabaho-bahay ka lang. Iwasan na muna yung paglilibot. Lalo sa mataong lugar. Hirap. Isipin mo yung kapakanan mo. Kapakanan ng mga umaasa sa atin, na pamilya natin, nagkasakit tayo. Walang aasikaso sa atin dito, guys. Nag-potion, pero masarap pa rin. Sabi ko nga sa manager namin, sir, kung maghihintay pa ako, pwede nyo magpapasugin, papasugin nyo ako.
kahit nabigay niya yung benefits ko, lahat-lahat. Kasi magkapaw naghihintay, nakakainip din eh. Pero kung hindi naman, okay lang din. Lalo na exit naman ako eh. Hindi naman ako bakasyon. Kung bakasyon, talagang papasok na ako. Kasi nasa company ka kaya. Pero pag exit ko yan, ayun. Consideration na lang nila yan kung papasukin ka po hindi. Maganda rin. Nagsabi ka kung pwede. Magtipid ka na lang. Magtira ka ng para sa'yo. Huwag puro bili. Lalo na pag-exit ka. Isipin mo muna yung gagasasin mo, pang business mo, baka pagdating sa Pinas, zero ka. Kating kawawa. Hindi naman masamang tumulong, hindi naman masamang magbigay. Pero unahin mo muna yung sarili mo, yung pamilya mo. Maumaas sa'yo. Lalo na kung breadwinner ka. Mahirap. Kung kaya mo lang, hindi naman masamang ano, nahin yung pamilya, yung sarili mo. Maintindihan ka naman nila kung di mo kaya. Hindi yung magbibigay ka para magmayabang o kung gawin nyo. Magbigay, tama lang. Alam mo, sobra ka. Pero wala ka sobra. Ngayon talaga, pandemic eh. Wala akong mabibigay. Sakto lang sa'yo, sa pamilya mo. Huwag ka na magbigay. Tip mo na lang yan, business mo. Bumili ng mga mahaling gamit na hindi mo naman kailangan. Ang dami, cellphone ka na gusto mo yung bago ulit. O doon sa sarili mo yun, kaya pwede kung ibibenta mo o yung luma mo, may bibili na mas magandang price. Pero yung dadami yung ginagamit mo, meron ka namang ginagamit mo, kontento ka na. Busin ko lang itong ubas, guys. Tapos, diretso na ako sa pagbabaks ulit. Lumagyan yung tiyan ko ng kakaan. Isipin mo muna kung talagang decidido ka na mag-exit. Kung kaya mo na ba? Lalo na kung may mga pamilya ka na nakasandal sa'yo. Yun, baka kaisipin mo. Hanggang October ngayon, fully booked. May mga September, mahal yung ticket. Nasa 6,000 pa rin, 7,000. So one way yun ha, ako kasi exit ako eh. Hindi ko lang alam sa mga may re-entry visa o yung mga mag-vacation lang. Baka mas mahal pa. Kaya itong buwan na to, hindi siya ideal na magbakasyon. Exit pwede. Lalo na kung matagal ka na dito sa pag-abroad. May makukuha ka ng benefits eh. Kung may malilip
talaga mas maganda ay lipat ka. Transfer ka nila. Para naman yung ibang kasama ko. Transfer ng mga company dito. Kasi pag umuwi ka sa atin, exit. Hirap mag-apply ulit. Mga ibang agency nga, wala itong face-to-face eh. Online lahat ng apply ngayon. Ganda lang. Ako yung benefits mo kung matagal ka na. Kapag business ka, mag-franchise ka ng mga pwedeng i-franchise na business. Or ikaw mismo yung mag-handle ng business. Gumawa ka ng mapagkakabalan sa atin. Bili ka ng pwesto. Renta ka or magpakantin ka o kung mabili sa inyo sa lugar nyo. Hindi yun. Uy, sa Pinas, wala ka nang gagawin. Papainom. Gagala lang. Exit ka niyan, ha? Kung exit ka. Kung bakasyon, okay lang kasi may babalik ka kapag trabaho. Uuwi ka sa Pinas bago ka mag-chill-chill. Isipin mo muna kung ano mga kung ano yung next step mo. Kung ano yung mga plano mo. Dapat may plano ka. Kung binata ka, medyo okay pa. Hindi mo tinutulong yung pamilya mo. Pero kung kasalalay lang sa yung pamilya mo. Ayo. Hey, 2009 nung exit ako mag-abroad ng 2001 na. Yun, hindi mahirap. Anytime gusto mo mo, makauwi ka. Wala pang COVID nun. Ngayon, gusto mo yung COVID eh. Kailangan, na-vaccine ka na. Kailangan, na-swab test pa, PCR test. Gusto mo makauwi, hindi ka makauwi ngayon. Isipin mo yung ticket. Yung iba, maaga nagpapabok. December, meron nang nakabok. Pero nung bakasyon ka, maaga pala nagpapabok ka na. Hindi ka mukha sa exit, magpapaalam ka pa. Kahit tampe, hindi ka naman kagad pwedeng ibok. Unless kung nag-stop work ka na, kamukha ko. Nung ka pala nga hanapin ng ticket. Or kung ikaw yung mag-ano, sabi mo sa kanila, pwede yun. Hindi mo naman sila pwedeng pressurean. No, kailangan mo yun ngayon. Sige mo, baka pahirapan ka pa nila. At sabi mo magaling ka sa trabaho. Wala na kung exit pa na. Who cares? Walang special dito guys. Pareho lang. Tapos ko din. Tapos mo na yung ginagawa ko. Last na pasalit guys. Ay! Tapos pagpahinga na rin. Medyo oras na. Kasi yung pinahin ko. Merienda time lang. Snacks time. Konting push na lang. Matatapos na.
ingat po and God bless. Sana maayos din po kayo ngayon sa mga oras na to. Sorry, excuse. Ingat po and God bless. Pray lang po tayo at maging mabuti, maayos sa lahat. Keep safe po lagi. God bless.